Maligayang pagbabalik sa EMS Tagalog Recap. Ngayon ay aming ibabahagi ang isang pelikulang action drama na ipinalabas noong 2005. Kaya sit back, relax at enjoy lang ang movie na ito. Magsisimula ang pelikulang ito sa isang lalaking gaaman na nagpapautang. Ito ay si Bart. Ang kanyang paraan ng pagkukolekta ng pera mula sa mga taong may utang sa kanya ay medyo kakaiba at walang awa. Si Bart ay nagsanay ng isang lalaki bilang isang aso buong buhay nito. Ito ay si Danny. Bata pa lang si Danny. Ikinulong na siya sa hola. Pinapakain ng dog food. At sinanay na maging sunod sa niyan. Ang kanyang kapasidad sa pag-iisip ay tulad ng sa isang bata. Dahil hindi niya alam kung paano magsalita o kumilos ng tama, si Danny ay may special collar ng aso na nakasuot sa kanyang leeg. Suot niya ito sa lahat ng oras. At kapag suot niya ito, hindi siya nakakapinsala ng iba. Ngunit sa sandaling matanggal iyon mula sa kanyang leeg, siya ay nagiging parang isang agresibong aso at pinapatay ang sinumang gumugulo sa kanyang amo. Walang awa si Bart kay Danny. Madalas niya itong binubugbog at nilalay. Ngunit dahil sa wala siyang alam sa bagay-bagay, iniisip niya na ang pang-aabuso sa kanya ay isang uri ng pagmamahal. Isang araw, pagkatapos ng mahabang araw ng pambubugbog sa mga tao para sa pera, iniuwi ni Bart si Danny. Napansin ng isang lalaki na dumudugo ang kanyang noo. Inabutan siya nito ng benda. Ngunit dahil walang muwang si Danny, hindi niya alam kung para saan iyon at saan ginagamit. Pumalik siya sa kanyang hola at nagsimulang suntukin ang bag. Mayroon din siyang aklat sa unang baitang. Kinagamit niya iyon upang libangin ang kanyang sarili. Natututo siya ng ilang mga bagong salita at nagpapakita siya ng malaking interes sa pag-aaral. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang gawain at pagbabanta sa mga taong may utang sa kanila. Isa sa mga target nila ay ang isang mayamang negosyante na maraming utang kay Bart. Hindi siya tulad ng mga tipikal na tao na nakakasalamuhan nila, dahil alam nito ang tungkol kay Danny. Para pigilan si Bart na matrigger si Danny, inailan nila si Bart palayo para hindi nito matanggal ang collar ni Danny. Binugbog nila ito habang nalilitong nakatingin si Danny. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Nagpupumiglas si Bart at nagawa niyang tanggalin ang collar ni Danny. Naging parang mabangis na aso na naman si Danny. At nakipaglaban ng husto, agad niyang napataob ang mga kalaban ng wala sa oras. Ang kanyang hindi pangkaraniwang kasanayan sa pakikipaglaban ay nakita ng isang lalaking nakatayo sa malapit. Ito ay si Wyatt, at siya ang organizer ng isang underground fight match. Habang pinapanood niya si Danny, nakakita siya ng isang pagkakataon para kumita ng maraming pera, matapos mabugbog ng lalaking may utang. Kinuha ni Bart ang kanyang pera at lumabas na sila, bagamat iniligtas ni Danny ang kanyang buhay. Galit pa din ito dahil hindi niya ito nailigtas noong siya ay binubugbog. Tinawag niya si Danny na isang walang kwentang alagang hayop, ngunit ang katotohanan ay siya ang dahilan kung bakit ganun ang pag-uugali ni Danny. Para sa huling lakad nila sa araw na iyon, uminto sila sa isang antique warehouse. At para makasigurado na hindi na maulit ang nangyari sa kanya, sinabi ni Bart kay Danny na manatili sa bodega, at tingnan na lamang nito ang alarm. Sinabi niya dito na kapag iyon ay umilo ng pula siya ay maaari nang pumasok sa loob para tulungan ang kanyang mga tauhan. Habang naghihintay si Danny sa alarm, may nakita siyang piano sa isang sulok ng silid. Natatandaan niyang nakita niya ito sa libro at nabighani siya dito. Pinindot niya ito nang may biglang pumasok sa silid na isang bulag na pianista. Ang pangalan niya ay Sam. At, naparoon siya para i-tune ang piano. Nang maramdaman niyang interesado si Danny sa pagpapiano, tinulungan siya ni Sam. Ito ay kakaibang karanasan para kay Danny, dahil hindi pa siya pinakitunguhan ng kabutihan ng iba buong buhay niya. Habang nagkukwento si Sam, walang imak si Danny, pero walang pakialam si Sam tungkol doon. Upang matulungan siyang mag-focus, sinabi niya kay Danny na makinig sa tunog ng orasan. Doon naalala niya ang sinabi ng kanyang amo na bantayan niya ang alarm. Nakita ni Danny na ito ay umiilaw, kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob upang hanapin si Bart na nasa sahig at nabugbog. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagawang talunin ng mga kaaway, ngunit lubha silang nasaktan. Pumalik sila sa kanilang base at sinigawan si Danny. Tinawag siya sa iba't ibang pangalan at sinipa pa siya papasok sa kanyang hola. Nakipagkita si Wyatt kay Bart, at nag-aalok ito ng isang ideya tungkol sa negosyo. Gusto niyang lumaban si Danny sa susunod na underground battle, laban sa kasalukuyang kampiyon. Ang labanan ay isang death match, na nagtatapos lang kapag ang isang tao ay namatay. Ang perang makukuha ay napakalaki. Kung kayang talunin ni Danny ang kasalukuyang kampiyon, kikita si Bart ng malaking halaga. Hindi na siya nag-aksaya pa ng isang segundo at agad na tinaggap ang deal. Kinabukasan, dinala si Danny sa ring. 3 taon na sa laro ang kalaban at hindi pa ito natatalo. Ang lahat ay tumaya sa kanya at tiwala ang mga tao sa kanyang mga kakayahan. Ngunit nang magsimula na ang laban,
Tatlong malalakas na suntok ang ginawa ni Danny sa kanyang leeg. Napatay niya ito nang wala pang isang minuto. Tuwang-tuwa si Wyatt dahil nakakita siya ng isang diamante niyang maituturing. Ibinigay niya kay Bart ang parte nitong pera, at nangakong magpapadala pa ulit maya-maya. Pagbalik sa hideout, maganda ang mood ng gangster. Inimok niya si Danny na sabihin ang anumang gusto niya. Pabulol na sinabi ni Danny ang salitang piano. Ngunit sabi ni Bart ay wala siyang alam na piano na pang-aso. Maya-maya, biglang nabangga ng truck ang kanilang sasakyan. Ang mayamang negosyante na binugbog nila ang may gawa noon at nais nitong mapatay si Bart. Paulit-ulit nilang pinaputukan ang sasakyan. Sa huli, nabaril si Bart. Si Danny ay buhay dahil isang bala lamang ang tumama sa kanya. Dahil wala na ang kanyang amo, wala na siyang ibang mapupuntahan kundi sa antique warehouse na lamang. Nakita niya si Sam sa loob. Nakilala naman siya nito sa pamamagitan ng kanyang mga yapak. Nawala ng malay si Danny bago pa siya humingi ng tulong. Noong magising siya, nagulat siya dahil malambot ang kanyang higaan. At alam niyang nasa ibang kwarto siya. Dinala pala siya ni Sam sa bahay niya at inaalagaan siya. Dalawang araw siyang walang malay. Kaya masaya si Sam na sa wakas ay nagising na siya. Hindi pa rin siya sanay na tretuhin siya ng mabuti. At ang bago niyang nararanasan na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Dumating sa bahay ang stepdaughter ni Sam na si Victoria. At ang natatakot na si Danny ay nagtago sa ilalim ng kama. Napagtanto ni Victoria na siya ay espesyal, binigyan niya ito ng isang piano keyboard sa ilalim ng kama. Sinabi niya dito na gamitin niya iyon dahil gusto niya ng piano. Sa hapunan, inintay nila si Danny na sumabay sa kanila. Lumabas siya at hawak-hawak ang keyboard. Dahil hindi pa siya nakakakain sa harap ng iba, sinimulan niyang kumain gaya ng nakasanayan niya. Pinahinto siya ni Victoria at tinuruan kung paano kumain ng maayos. Ang kakaibang pag-uugali ni Danny ay nagpasaya sa mag-ama. Nang sandaling iyon, nakaramdam si Danny ng kapanatagan na hindi pa niya nararamdaman. Maya-maya, sinubukan ni Sam na tanggalin ang collar niya. Ikinagulat iyon ni Danny, tumanggi siyang hawakan. Ito nang sinuman kaya hindi siya pinilit ni Sam. Kinaumagahan, initid ni na Sam at Danny si Victoria sa kanyang paaralan. Bago umalis, inalikan niya si Danny sa pisngi. Nagulat naman ito sa ginawa ni Victoria. Nabasa niya ang tungkol sa isang kiss mula sa kanyang aklat. At masaya siya na naranasan niya ito sa totoong buhay. Napansin niyo ni Sam at napangiti na lamang ito. Naramdaman din niyang may masamang pinagdaanan si Danny sa buhay at naka-apekto iyon sa kanyang mental capacity. Para matulungan siyang makihalubilo, tinala siya ni Sam sa isang grocery store at sinabing makipag-usap siya sa cashier. Bagamat kinakabahan, pinanood ni Danny si Sam na nakikipag-usap sa mga tao at namangha siya ng husto. Kalaunan, ng araw ding iyon, sinabi sa kanya ni Sam na sunduin niya si Victoria mula sa kolehiyo. Kinakabahan niyang sinalubong si Victoria at silang dalawa ay lumabas para mag-ice cream. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Victoria, kaya ginising niya si Danny at tinuruan niya ito kung paano tumugtog ng mga pangunahing key sa piano. Narinig sila ni Sam mula sa kanyang kwarto at ngumingiti dahil sa wakas ay kampante na sa kanila si Danny. At sa loob lang ng maikling panahon, napamahal na ito sa kanila at naging parte na din ng kanilang pamilya. Isang araw, habang nasa grocery sina Danny at Sam, may mga magnanakaw na nag-aaway. Natakot si Sam at ang ibang taong naroon. Ngunit si Danny ay abala naman sa mga gulay at walang pakialam sa kaguluhan. Nang maglaon, tinanong siya ni Sam kung paano siya naging kalmado sa ganoong klaseng sitwasyon. Sumagot lang si Danny na hindi siya ang kaaway ng mga ito kaya dapat lang na hindi siya makialam. Naintriga si Sam sa sagot nito, at nagtanong siya tungkol sa nakaraan ni Danny. Nalaman niyang ginamit ang kainosentehan ni Danny para ito ay maging marahas. Nang mga sumunod na linggo, namuhay sila bilang isang masayang pamilya. At sa wakas ay pinahintulutan na ni Danny si Victoria na tanggalin ang kanyang collar at kalmado na rin siya pag wala ito. Matapos ang isang araw, tinala siya ni Sam sa trabaho para ayusin ang isang piano. Habang nagtatrabaho, sinabi niya kay Danny na sila ni Victoria ay babalik na sa New York pagkatapos niyang makagraduate. Nadurog ang puso ni Danny dahil ibig sabihin ay maiiwan na naman siyang mag-isa at walang pamilya. Pero nilinaw ni Sam na sasama din siya dahil bahagi na siya ng pamilya. Pagkatapos ng trabaho, binigyan ni Sam ng pera si Danny dahil sa pagtulong nito sa kanya. Excited siyang pumunta sa tindahan para bumili ng regalo para sa dalawa. Ngunit sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang isang lalaki na dating nagtatrabaho kay Bart. Ibinunyag niya na buhay pa si Bart at hinahanap siya nito kung saan-saan dahil siya ang source of income nito. Pumayag si Danny na sumama dito dahil gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Danny si Bart at nagtanong ito tungkol sa kanyang ina. Sumagot si Bart na nakita lamang daw siya nito sa gilid ng kalsada at hindi na siya nag-abala pa para hanapin ang kanyang mga magulang.
Matapos ang eksenang iyon, dinala na naman nila si Danny sa isang death match. Pinagsuot na naman siya ng kanyang amo ng collar. Pero nang hinubad ito, nalaman nilang hindi na iyon gumagana sa kanya. Itinulak siya ni Bart sa ring para makipaglaban sa mapanganib na kalaban. Pinuntahan ng kalaban si Danny, ngunit hindi siya gumanti dito, para maging kawili-wili ang laban. Mas maraming fighter ang pinababa sa ring, ngunit kahit bugbugin siya ng mga ito, hindi pa din lumaban si Danny. Pero nang biglang tap-off ng lalaki ang kanyang kamay, may kung anong nag-click sa kanyang utak, nagbalik siya sa kanyang dating sarili at hindi man lang. Nagtagal na talo niya ang lahat ng kalaban. Sa pagtatapos ng araw, si Danny ay binugbog at itinapon muli sa kanyang kulungan. Sa ibang lugar naman, nag-aalala na sina Victoria at Sam sa kanya, at wala silang ideya kung saan siya hahanapin. Nang walang tao, lumabas si Danny sa kanyang kulungan at may nahanap siyang isang larawan sa workstation ni Bart. Nakilala niya ang kanyang sarili sa larawan kung saan nakaupo siya kasama ang kanyang ina sa harap ng piano. Sinugod niya si Bart at tinanong ito tungkol sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Ibinunyag ng lalaki na siya ay isang babaeng bayaran at nakakasama ito tuwing gabi. Sinasama pa niya si Danny sa kanyang trabaho. Nahulog ang loob ni Bart sa kanya pero ito ay namatay din dahil sa isang sakit. Kinuha niya si Danny para gawing pamilya. Kinabukasan, papunta na sila sa kanilang trabaho. Nang marinig ni Danny ang salitang pamilya, naalala niya sina Sam at Victoria. Bigla niyang inikot ang manibela nito kaya nabangga at tumawab ang sasakyan nila. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para makatapas. Kasunod nito, pumalik siya sa kanyang tunay na pamilya. Nang malaman nila ang kwento tungkol sa kanyang ina, nalungkot sila para dito. Inilarawan ni Victoria ang background ng larawan at nalaman ni Sam na iyon ay isang auditorium na napuntahan niya. Para malaman pa ang tungkol sa ina ni Danny, pumunta sila sa auditorium. Kilala siya ng mga tauhan doon at sinabing isang araw ay nawala ito kasama ang kanyang anak at hindi na bumalik pa. Nakakita si Victoria ng music note sa background ng picture at kanya itong pinatugtog. Ang himig ng tono na tinutugtog ng nanay niya noong bata pa siya ay nagpabalik sa kanyang alaala at naitago iyon sa loob ng maraming taon. Makikita sa eksenang ito na ang kanyang ina ay isang musikera at walang pera. Nanghiram siya ng pera kay Bart kapalit ng kanyang katawan. Palagi niyang inilalayo si Danny sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa isang araw, nalaman ni Bart ang tungkol kay Danny. Nang tumanggi ang babae na ipakita sa kanya ang kanyang anak, pinatay siya ni Bart at kinidnap niya si Danny. Matapos mabawi ang mga alaala, napagtanto ni Danny kung gaano kadelikado si Bart. Sinabihan niyang mag-impake sina Sam at Victoria para makaalis agad sa lungsod. Ngunit bago pa sila umalis, dumating si Bart kasama ang kanyang mga tauhan. Itinago ni Danny sina Sam at Victoria sa loob ng aparador para sa kanilang kaligtasan. Tumakbo siya palabas para pigilan ang mga lalaki na makapasok. Nakaharap niya ang isang lalaking nagngangalang The Stranger. Inupahan siya ni Bart para labanan siya. Ito ay may antas ng kasanayan na katulad ng kay Danny, nagkaroon sila ng matinding laban. Nagtapos ang kanilang laban nang mahulog si The Stranger sa bintana. Sinubukan pa siyang iligtas ni Danny. Sa huli, inabol ni Bart si Danny at nalaman nito kung saang apartment siya nakatira. Nagbanta siyang papatayin niya sina Sam at Victoria kung hindi siya lalabas. Dahil doon sumuko si Danny para mailigtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit nang makalapit siya kay Bart, inatake niya ito at galit niya itong binugbog. Sina Sam at Victoria ay lumabas sa aparador para pigilan siya. Alam nilang hindi siya mamamatay tao. Nang kumalma na si Danny, nagyakapan silang tatlo. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at inaresto si Bart dahil sa napakaraming krimen na kanyang nagawa. Sa huling eksena, tumalo sina Danny at Sam sa isang piano recital kung saan magtatanghal si Victoria. Sinabi niya na ang kanyang tutugtugin ay para sa isang espesyal na tao. Doon, tinugtog niya pyesa ng ina ni Danny na ilang taon na niyang hindi naririnig. Pinagmamasdan siya ni Danny habang nakikinig siya ay biglang napaluha sa saya. At dito, na nagtatapos ang pelikulang ito na pinamagatang Unleashed. Marami pong salamat sa panunood ng bidyong ito hanggang sa susunod na kwento.